Kamusta mga katagumpay? Ngayon na ang araw na pinakahihintay ng lahat ng subscriber natin. Dahil ngayon na natin i-upgrade si Bathala. Ang binili natin last 2 days na Yamaha Mio Sporty Salty. Okay? So, maraming nag-PPM sa akin na sabi nila, Sir Jay, salamat kasi wala pa kaming nakikitang magandang setup ng motor na pan-touring. Sabi ko, sige, why not kumuha ko ng isang Mio Sporty para sa mga subscriber natin. So, yun nga, kumuha tayo ng Mio Sporty. So, nasa likod natin si Bathala. Mamaya pakita ko sa inyo, mga tol. Pero, uunahan ko na kayo, mga katagumpay. Itong setup natin, more on touring siya, okay? Pwede nyo siyang pambundok-bundok. Ayan, yung mga mahihilig sa marilaki, okay? Yung mga kailangan nyo ng mga saktong setup lang. Tapos, kakabitan natin din siya, mga tol, para maging pogi siya, para pwede nyo rin siyang pantrabaho, okay? Hindi ito yung typical na nakikita nyo sa mga racetrack na mga kalansay, okay? Na mga walang fairings dahil bawal yon, okay? Magkakabit lang tayo sa kanya ng saktong-saktong parts lang na pogi at pwede nyo pamorma. Alright? So, tara, papakita ko sa inyo mga katagumpay kung ano-ano yung mga items na ikakabit natin. Okay, dito, makikita nyo, andito si Bathala, syempre, ang motor na gamit natin. Pogi pa yan, all stock pa yan ngayon mga tol. So, dito, makikita nyo mga katagumpay, inilatag ko lahat ng mga item na ikakabit natin. Basic items na pinapalitan, plug and play sa motor. Okay? Meron tayong Eternity na super flat seat. Meron tayong JBT pipe. Meron tayong B-rubber. Okay? At syempre, kailangan natin to mga tol, ang ating Kobe na sealant, YSS shock, RB5, meron tayong RB5 dito, na mugs at konting fairings na semi-carbon lang. At syempre, ang importante sa lahat, ang ating CBT set by Keso. Okay? So mga tol, gusto kong ipaliwanag sa inyo mga katagumpay, ang lahat ng ito ay ikakabit natin sa ating motor base sa sarili kong preference. Okay? May magtatanong dyan, bakit kulay ganito? Bakit yun ang kinabit mong ganito? Bakit yung kinabit mong ganito? Bakit ka naka-flat seat? Yung iba dito, mga tol, sarili kong preference. Kapag bumili ako ng motor, nasa utak ko na kung ano magiging itsura niya. Saka ko hinahanap. Tulad nitong YSS shock na to, mga katagumpay. Makikita nyo itong YSS na shock na to. So, dito ko na rin sisimulan yung vlog natin para mapaliwanag lahat to. Okay? So, itong YSS shock natin, mga tol, naisip ko, sabi ko, gusto ko minimal lang yung motor ko. Gusto ko kapag sinet up ko siya, hindi siya lumalayo sa kulay. Medyo may yabang ng konti na kapag tiningnan mo, alam nyo yun, may tapang. Okay? Kaya hindi ako masyadong nagbibigay ng iba't ibang kulay. So, ito, saktong-sakto, gold siya, tapos black ito. Diba? Standard size to, mga katagumpay, ha? So, dito naman, B-rubber. Okay, B-rubber. Marami akong mga racer, nagre-race din naman tayo. Marami akong mga racer na kaibigan. Sabi ko, anong magandang panghiga? Yung pwede mong ihiga din sa mga marilaki. Ayan, tapos at the same time, pwede ko rin gamitin sa racetrack. Okay, pero hindi eh. Kumbaga, gusto ko pang-touring lang talaga siya. Diba? So, ito, ang size nito ay 90x80 bot, mga katagumpay. Iyon ang sinabi sa akin ng mga tropa ko na nagre-racing-racing na ang gamit ay scooter. Okay? So, ito, bumili tayo ng dalawa. Siyempre, ito, ang importante sa lahat, ang sealant by Kobe. Ayan, shoutout sa Kobe. Alright? So, ito naman, mga katagumpay.
Sabi ko, okay naman sana yung stock natin na seat. Kaya lang, gusto ko magkaroon ng forma na medyo parang, alam yun, medyo sharp yung puwet niya. Kaya bumili ako ng super flat seat na Eternity. Galing ito sa Motomark, okay? By the way guys, sasabihin ko sa inyo kung saan galing yung mga parts natin at saan kayo makakamura para dun yung sila bibilhin. Okay? Ito sa Caloocan galing sa Motomark. Kaya shoutout sa Motomark. Ayan. So, tiis ganda. Siyempre, medyo masakit sa puwet. Pero, tiis ganda nga eh. Di ba? Ito naman mga tol, kung makikita nyo, JBT pipe. Okay? So, bumili tayo ng isang JBT power pipe. Actually, ang gusto ko sanang hanapin yung titanium na sabi ni Sato, kailangan nyo 160cc. Kaya lang, wala daw nilabas si JBT na pang titanium na pang salty. Kaya, bumagsak tayo dito sa kulay black na medyo mura ng konti. Pero sana, kung meron nilabas si JBT na titanium, yun sana yung binili natin. Okay? So, syempre, kasama yung cover niya. So, yun lang naman. So, ito, mugs. Maraming patay na patay sa mugs, mga katagumpay. Maraming patay na patay sa mugs. Alam ko yan. Jay, bakit pinili mo yung RB5? Ayoko ng madaming spokes na, alam mo yun, na parang mahirap i-explain eh. Sarili kong preference na gusto ko medyo sakto lang yung mga spokes niya. Diba? Black. Bakit black? Wala. Gusto ko minimalist pero pogi. Yan, RB5. Galing din ito, mga katagumpay, sa Motomark. So, kung gusto nyong bumili ng ganito na makakamura kayo, punta lang kayo sa Caloocan sa Motomark. Diba? Tapos, itong importante sa lahat, ay mamaya na pala to. Ito, mga tol, ilalagay ko na lang sa link. Bumili ako ng semi na carbon, pero hindi siya totoong carbon na sa Lazada. Pang sporty to, hindi ko alam kung pasok sa salty. So, na-art to cart ko na, dumating na, susubukan na lang natin kung papasok siya. Alright? So, ito ang importante sa lahat. Maraming nagtatanong ng panggilid. Ayan, panggilid. Okay? So, mga katagumpay, panggilid. Composition ng panggilid, syempre, meron tayong clutch bell, meron tayong clutch lining. Ito. Okay? Diba? Clutch lining. Syempre, front pulley. Meron tayong mga front pulley. Yung assembly niya, and ito. Alright, front pulley. Tapos, keso na center spring pa rin. At syempre, bola. Mga bola natin. So, sa bola, dun ko na ipapaliwanag mga katagumpay bukas, katugtong ng video na to, kung bakit ito yung mga timbang na pinili natin. Alright? Center spring, syempre. At ito, napaka-importante, sabi sa akin ni Masato, na magpalit tayo ng air filter. Okay? Para mas lumabas yung power niya. Alright? So, yun lang naman mga katagumpay. Bukas sa video natin, itutuloy natin tong video natin na to. Dahil ikakabit na natin to. Tingnan natin kung pwede na dito sa ating garage or doon sa R-Spec kay Masato Fernando. So, yun lang mga tol. Let's go! Kabit na natin. Peace! So mga tol, dahil wala pa yung mekaniko natin, unahin muna natin ipakabit yung gulong natin dito sa trusted na pinagpapakabitan natin dito sa Kabuyaw. Okay? So kunin na lang muna natin para mamaya diretso na, kabit na lahat. Alright! Sige, turo. Ayan, lagi natin kasama. Yeah! Saka si sir, ang lagi nagkakabit sa atin. Dali! Tagumpay, andito na tayo ngayon sa R-Spec dito sa Nugan, sa shop ni Masato Fernando, dahil dito tayo nag-aayos ng ating mga motor. So, sisimulan na natin sa wakas si Bathala. Okay, syempre kasama pa rin natin sa lineup si Keturo. Yeah, kaway-kaway. Yeah, parang nga Ivan. Oh, kaway-kaway na oh. Kaway-kaway na oh. Kaya boss oh, kaway-kaway na. Sabi, sasabit kaya
RB5 gamit natin, mga tol. Sana hindi sumabit yung shock. Ang inaalala namin yung shock eh. Sana hindi sumabit yung YSS natin. Madali gawa pa natin kung sumabit. Ano? Washer. Washer na lang. Talab ng max. Okay. Okay, mga tol. Merong top question kasi muna doon sa mga videos natin nung nilabas natin si Keso. So, sasagutin lang natin yun. Maraming nagtatanong kung ano daw ba yung nagiging cause ba't nagdadrag yung motor nila. So, maraming pwede maging cause kaya nagdadragging na yung motor nyo. Okay? Unang-una, check nyo muna yung belt nyo. Kasi ako, maarte ako sa belt ko eh. Every 10,000, nagpapalit na agad ako ng belt. Or requirement ko na talaga sa akin yun na every 10,000, magpapalit tayo ng belt. Kasi numinipis yun. Okay? Nagkakakrack siya. Isa yun sa dahilan. Tapos, doon sa clutch bell nyo, mga katagumpay, tingnan nyo mabuti. Kasi mamaya pakita ko. Normally kasi yung clutch bell natin dapat hindi siya makintab yung loob. Kailangan magaspang siya. Okay? Kasi pag makintab na siya, ibig sabihin gamit na siya. Okay? Tapos tingnan nyo rin yung mga flyball nyo o bola, mga tol. Kasi isang nagiging cause, yung flyball nyo hindi na siya round or hindi na siya bilog. Okay? May mga ukab na siya kaya hindi na siya lumalaro. 'Di ba? Tapos yung pinaglalaruan niya, yung sa may tapat ng ating backplate, tingnan niyo rin kasi minsan yung pinaglalaruan niya, meron na rin siyang tama. Okay? So ayun yung mga bagay na titingnan niyo. Tapos subukan niyo rin kasi baka sobrang daming dumi na rin nung sa may clutch lining niyo. So kailangan na rin ng konting linis, 'di ba? So yun lang. Bigyan lang ako ng konting tips dito sa kesa na gagamitin namin. So, check namin mga tol, yung panggilid nung stock natin, although stock pa naman 'yon, bago pa siya, plug and play ang mangyayari. Lahat ng ikakabit natin same lang. Tapos dun sa bola natin, dun sa gramo na stock, susubukan nating kabitan siya ng stock tapos saka lang tayo magbabawas at magdadagdag. Okay? So, mixing ang gagawin natin. Subukan natin. Straight 10 kasi yung stock. Subukan muna natin mag straight 10. Tingnan natin yung performance. Tapos saka tayo magbabawas. Okay? Yun lang, bawas, dagdag. Ganun lang naman, wala perfectong CVT. Okay? Ang importante dito, matyaga yung mekaniko natin, si Poyong, 'di ba? Andun din yung mga tropa, makikita niyo mamaya. So, pakita ko mga tol, ang gamit natin na center spring na Keso ay 1000 RPM. Tapos ang gagamitin naman natin na clutch spring ay 1-2. Medyo mabigat, 1-2. Tapos titingnan din natin, okay? Magbabawas pa rin tayo. So ayun. So antabayan na natin mga tol. Let's go, excited na ako. Yeah. Yun! Unang pagbubukas. Hindi pala pwedeng binili natin carbon-carbonan dito. OMG. Ang pagkakalas. Ang unang pagkakalas. Wow, kawawa naman. Tanggal-tangke din pala lahat. Akala namin sinisikwat lang. Yeah, yan, inangat lang. Tapos kakalasin mo na yun siya. Ayun. Sa gwapo na siya. Ay! Sabi tatabas. Magtatabas tayo. Mga tol, adjust natin ng konti kasi sayad eh. Testing, sabit pa. Sabit pa rin na. Tara, hindi sumabit. Sabit na ba na? Konti na lang. Konti na lang, sure. Mga limang ikot pa yan. Sobrang taas eh. Yan. Sayad ba talaga yon? Sa fairings? Oo, sayad. O dapat mas pataas? Hindi, bag pin.
Wala, pula. Pula mo na. Nakakabot mo na ka, Brad? Nung sa pipe, kaya nagtataka ako, sabi ko para saan kaya yung host sa pipe nun. Dito ya, free there. Itiriti flat seat, super flat seat. Ayan, mga tol. Nabita natin. Mas pinakahuli, yung tornillo na pambuto na tatlo na coating. So, mabibili niyo yung Itiriti super flat seats ng pang kahit anong motor sa Motomart, mga tol. Okay, ilalagay ko na lang yung link sa description para dun nyo sila ma-PM para makabili kayo ng mas mura. Okay, mas mura sa kanila. Alright, game. Mags na. Magkakaalaman na kung sasabit ang ating YSS Shock galing sa Motomart. Ayan, ayan na. Sasabit kaya? Hindi, malayo. Malayo? Yun! Yun! Itin! Malayo, malayo. Yun! Ayan o, sa mga nagtatanong, hindi sumabit o. Nice! Sakto lang. So dapat pala, B-rubber ang gamitin nila, ano? B-rubber para hindi malapad. Okay, makadepende sa Max. Oo. Nakabuka kasi ito eh. Pwede pa race track. Pwede nga yan pang race track, sabi ng mga ano, ng mga kaibigan kong racer. Yan pwede na sabi na. Kaya lang, ang bilis daw mapudpud ng B-rubber. Preno, one check mo ba? Ha? Ito na ang ating pang 160cc na JVT pipe, power pipe. Mga tol. So ito, wala itong kinalaman. Ano lang, niready lang namin kasi pag nag-bore up kami, naka-ready na kami, di ba? Ayan o. Pang salty talaga, pang salty. Oo, pang salty yan. Muntik pa nga tayo madali, pang sporty yung makukuha natin eh. Pag-alabi mo ito. Pag-alabi mo ito. Ayan ang JVT pipe natin, mga tol. Sa Motomart din yan, ha? Trader. Oh, testing na, oh. Tayo ko lang, Jay, makati yan. Okay, start na, Ban. Start. Okay, testing. Yun! Okay, makati yan. Tayo ko niya, Jay. Fiber yan. Approve. Nung balita sa radyo at TV. Yeah. Naana ka bambu ka. So, syempre mga tol, gagamit tayo ng isang malupet na bagong-bagong motorcycle oil at syempre ito ay galing sa gaso. Okay? So, syempre, hindi ko naman pwedeng i-recommend sa inyo to nang hindi natin ginagamit. So, ito ang kauna-unahang gagamitin natin kay Bathala. Okay? Ito ang Gaso Motorcycle or 40. Ayan. 1 litro to, mga tol. Okay? Subukan natin mamaya. Tapos in the long run, sasabihin ko sa inyo yung performance nito. Malupit to. Gaso number 1. Yeah. Let's go. Sasayad kaya ang 90 by 80. Ayan, okay. Sa crawl. Kitang-kita na. Sayad na. Magbabawas ng tapaludo. Kitang-kita na. Sayad. Magbabawas. Pa. Okay, sa akin naka-lowered ako eh. Sana hindi sumayad, mga tol. Kaya ewan ko lang pag bumaba. Oo. Ito, matalas na to. Hindi, umuusin na yun dyan. Pupunpun na lang. Pupunpun na lang kung sa'yo yun dyan. Huwag naman, wag. Hindi, yung pagiging sa sporty, talaga napunpun na lang kung sa'yo yan. Diba, hinahayaan na, yawa ng punpun. Tangat. Okay, baba. Okay. Oh. Jay, sakayan mo. Sakayan mo, Jay. Ah, sasakayan pa pala. Oo nga, di ba pala nakababa?
Bukan natin. Ako, 10. Ako, 10. Eh, nakikita na. Ayun. Ano? Abot. Mabawas. Mabawas. Never iiiya. Pero ikaw, kung gusto mo, mauubos yan ang usa. Bukod-bukod lang yan? Oo. Okay. So mga tol, pag nagpalit kayo ng mas malaking gulong, eh kailangan tabasan. So ito, tinatabasan namin mga tol, yung kanyang front tapaludords. Or front fender, alright? So ayan, tatabasan natin ng konti para hindi sumasabit yung gulong natin. Diba? Ito. Konting-konti na lang. Sparing po yung nabahala dyan. Yeah. Mga tol, baklas pang gilid na tayo. Kakabit na natin si Queso. Queso number 1. Okay. Yon. Ang pagbabaklas. Yes, sir. Bagong-bago pa, oh. Malupit to. So, papaliwanag ko sa inyo mga tagumpay, ha. Ano lang to, kumbaga tatanggalin lang natin yung limit ng stock. Bibigyan natin siya ng mas malakas na torque. Pero hindi pa ito yung hinahanap natin na malakas na pang racing. Kasi soon magbo-bore up tayo kasama natin si Team Masato at syempre si Masato Fernando, okay? So susunod na yung mga engine natin, okay? Yun, sigurado malupit. Okay, pero nakaready na mga tol yung pipe natin, okay? Sa 160cc, nakaready na yan. Kumbaga, abang-abang na lang. Yeah. Mio, N-Max. Pakita mo natin yung gaso, ilalagay natin ano. Okay, yung yan. Alright. Gaso number 1. Langis ni gaso. So ito yung gagamitin natin mga tol na pang change oil mamaya. Okay, syempre natigil to sa kasa eh. So papalitan na natin ng langis. Ito na. Kakabit na ang pang malakas ng Queso. Okay. Shoutout Boss JR. Okay, shoutout pala kay Boss JR. Kambawag, ayan, siya ang mga staff niya. Ayan, kila sa Rainier, shoutout. Kay Masato Fernando, thank you. Shoutout. Ayan mga tol, kakabit na natin. I-straighten mo muna natin. Naiyo muna eh. 9 mo kaya? Oo, 9. Straight 9 muna. Ay, straight 9 pala yung iyo na dito. Hindi, iba naman sila ang pwede. Bagay, stock yun. Parang kainin nga ha, zero mo niya. Straight 9 muna tayo. Straight 9 muna tayo, tapos saka na lang tayo magdadagdag ng bigat. Magaan muna, syempre magaan. Yeshi, straight mo okay, ito na. Pinakaabangan ng lahat. So, mabigat magaan yan, mga tol, ha? Yun. Ating backplate. Nakakabit na. Okay. Ayun! Latch bell, let's go! Eh, sinasabi ko sa inyo mga tol na kailangan magaspang yung group niya, di ba? Hindi yan dapat mapalish o yung makintab. Kasi pag makintab yan, wala. Sliding. Alam niya, yan, sliding yan. Alright. Max, no? Hindi, ganun din. 24 din ba? Oo. Start back. Start! Game! Bigyan natin kung merong torque, may talon! Pare po yung muna bago ako.
testing. Wala pa. Wala pa, matuli na agad. Konti pa, konti pa, konti pa. Bilis, no? Wala na, wala na. Abra. Konti pa mga tol, magta-timing pa kami. Magdadagdag pa kami. Medyo pigil pa yung takbo niya. Walang power. Ano ulit? Yo. Medyo ka. Testing. Okay, testing. Na to, testing, testing. Round 2. Mas okay siya kaysa sa stock. Mas madiin na ngayon. Syempre, hindi ganoon kabilis tulad ng mga nagbo-bore up. Pero laban na. Alright. Yan, ilalagay na natin ang gaso, mga tol. Aim. 800 pa. Oh, kita nyo naman, mga tol. 1 liter yan, 800 lang yung gagamitin natin. Kita nyo naman ang gaso, napakalinis, oh. Oh, oh. Titingnan natin ang performance niyan, mga tol. Ang gaso talaga. Alright.